So, yan. Medyo okay naman yung audio. And again, if nakikita mo na itong video na to sa Facebook timeline mo or sa newsfeed mo, feel free to join me tonight. Okay? Feel free to join me tonight. Dahil yung topic natin ngayon is about content marketing and blogging ideas. Especially kung kakasimula mo pa lang, kung member ka ng team. Okay, kung member ka ng team at kung kakasimula mo pa lang sa blogging or if wala ka talagang idea sa content marketing or if na-confuse ka talaga, ano ba tong content marketing na to? Kasi sa totoo lang, napakalawak or napaka-broad ng meaning ng content marketing. But yung isi-share ko ngayon sa inyo is, yun nga, yung main idea ng content marketing at ano yung benefit nito sa ginagawa nating business, alright? And then again, as I mentioned earlier, that isesend ko sa iyo yung cheat sheet if you're going to stay up until the end of this video training, okay? So, mga less than an hour lang naman to. Madali lang, saglit lang, kasi konti lang din yung slides or etong topic na to. Actually, bale, parang kinumpress ko na lang. Parang kinumpress ko yung topic for tonight. So, low. Para nawalang audio. Okay, check muna natin. Ayan, parang nag-stop. Okay. Ayan, so medyo challenge yung connection tonight. Anyways, guys, again, yung topic ngayon is about creating your content. Ito talaga yung ano, yung gusto kong i-share sa inyo about creating your content, or it's about giving you ideas paano ka makapag-create ng content. Especially ideas paano mo magagawa yung blog mo, kasi ito din yung isa sa mga frequently asked questions ng mga members ko, ng members ng team namin, kung ano ba yung idea, okay, ng content or ng blog ng gagawin nila. So we just have to know first that ito, content is king, okay? So napaka-importante talaga ng content sa ginagawa nating business. Kaya, it's really very important for us to understand kung ano yung meaning ng content habang maaga pa. Alright? Naalala ko nung last time na umattend kami ni na Coach Edward, ni na Raymond, ni na Kuya Lloyd, Simon Mon Abordo that time, ng 11th iBlog Conference. So, dun sa UP, okay? So, last time na nag-attend kami. At parating inuulit-ulit ng mga speakers na content is king. So, eto din, naintindihan ko nung nag-start ako ng blogging at dun sa conference na yon, na content is king talaga, na napakahalaga ng content sa ginagawa nating business. Kasi, gaya ng sinabi ko, diba, sa description ng invitation ko kanina, that lahat ng bagay or yung ito, may maraming misconception about content marketing, maraming nako-confuse, yung marketing na ginagawa natin, nagre-revolve siya sa content marketing. So, we have to understand first, ano ba yung content marketing na yan? So, ito yung definition from Content Marketing Institute, that content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content, and yung purpose niya is to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. So, eto, parang ano siya, mamaya may share ako sa inyo na parang funnel about content marketing para mas ma-explain ko ng maigi or ng simple, okay? But yung point dito is content marketing, it's about giving value. Gumagawa ka ng value, binibigay mo yung value, dinidistribute mo sa mga prospect mo, sa mga customers, potential customers mo. And later on, yung mga tao na binibigyan mo ng value, yun na yung mga mako-convert mo into profitable customer action, parang ganun, parang maging customer, paid customer mo sila. So, it's a long-term process talaga, kaya napaka-importante yung content marketing if yung vision mo sa ginagawa mong business is for long-term.
Okay? So, kung yung vision mo for your business again is long term, then sa ngayon pa lang dapat maintindihan natin ano yung kahalagahan ng content marketing sa ginagawa nating business. Alright? So, ito, given this definition from the Content Marketing Institute, ano naman yung meaning ng content? Okay, so, again, gaya na yung sinabi ko kanina, napaka-broad ng content marketing. And yung content na sinasabi dito, di ba, sabi niya na focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content. Okay, so yung content dito, yan, is any valuable and relevant information that you create. So, example ng mga content is yung blog post. Okay, as you can see that blogging is only one of the types of content marketing. So, parang ganon. So, yung example ng mga content is yung blog post, yung articles, yung guest post. Tapos, yung video, yung sa YouTube, yung pinopost mo sa Facebook, okay, mga content yan, kasi mga valuable and relevant information yan na ginawa mo, okay, yung sa social media, like Instagram and Twitter, kung nagpo-post ka doon ng mga quotation, ng mga parang isang blog post, shinare mo, it's already a content. Kung gumagawa ka naman ng Facebook Live gaya nito, this is considered as a content kasi it is a valuable and relevant information that I create for my prospects, for my members, and for my future customers. Kung ginagamit mo yung Periscope, kung nag-YouTube Live ka, and yung sa email din, kung nag-email marketing ka, yung mga sinesend mo na newsletter, yung mga autoresponder sequence, that is also considered as a content. Kasi that is a valuable and relevant information na kinreate mo for your target market, for your prospects, and for your potential customers. Okay? Yung mga podcast, yung mga audio recording, yung ginagawa natin na webinar from Monday to Friday, 9 PM, that is considered as a content kasi nagde-deliver tayo ng value and yung mga information na makakatulong sa mga Pinoy entrepreneurs or Pinoy marketers. Yung live events, yung breakthrough, if nakasama ka sa breakthrough event last August, okay? So, that is considered as content. Yung mga shinare namin doon, na mga coaches, na mga speakers, na mga leaders, yung mastermind din, even dun sa group chat ng Facebook, okay, kung may Facebook group chat ka, nagsishare ka ng mga information, ng mga topics, that is also considered as content. Diba, as you can see that content marketing is really broad kasi sa definition pa lang ng content, basta isipin nyo lang na kahit anong valuable and kahit anong mga relevant na information na ginawa mo na makakatulong sa target market mo, sa prospect mo, and sa mga customer mo. Okay, so yan yung meaning ng content. Ngayon naman, bakit mo naman kailangan ng content marketing? Why? Okay, so ito, broad to na definition ng why. Why, bakit kailangan mo ng content marketing? Of course, kailangan natin na makapag-build ng audience, di ba, yung list building, if you're familiar with it. Mag-attract ng bagong website visitors, mag-get ka ng traffic or attention sa napakaraming tao. Okay, so mag-engage sa audience mo, na magturo sa kanila, so parang ganun, makapag-generate ng leads, yung shinare ko kanina na list building, and then finally to convert those people na nagko-consume ng content mo into potential customers, and later on mag-upsell sa kanila kung may mga back-end products ka sa mga existing customers, and ito, convert customers into fans, repeat customers, and advocate. So, ganyan kahalaga yung content marketing sa ginagawa nating business na pong long term talaga siya. Okay, as you can see na napaka-broad talaga. Kaya, wag natin ilagay sa box yung meaning ng content marketing. Kasi akala ng iba na content marketing is just only for blogging. Okay, so, actually, isa lang yung blogging sa process ng content marketing. Dito, maishishare ako sa inyo na content marketing funnel, kasi content marketing naman talaga is a funnel. Okay, is a funnel.
Alright? So, ito. Itong natutunan ko sa isa sa mga topic na kinukonsume ko before, no, inaaral ko yung content marketing. Content marketing is a funnel. Okay? Ito, funnel yung imbudo. Diba? Isa siyang, diba, yun yung sumasala. Sasalain niya yung mga tao na tatargetin mo. Parang ganun din. Okay, so, isa siyang funnel. So, yung pinaka-top of the funnel, itong tofu, yun yung top of the funnel. Itong mofu, middle of the funnel, and yung bofu, bottom of the funnel. Okay, so, tandaan niyo yung abbreviation na yan. Content marketing is a funnel. Tofu, mofu, and bofu. Okay, so, yung top of the funnel, yun yung tinatawag na awareness. Okay, so explain ko later on bakit awareness. So yung MOFU, evaluation. So middle of the funnel is evaluation. And yung BOFU, yung bottom of the funnel is yung conversion. As you can see na ito, dito pa lang sa taas is nasasala mo na yung mga prospect mo from awareness hanggang sa ma-convert sila into sale. So ngayon, idadissect natin yung... Yan. Ayun, ngayon idadissect natin yung bawat ano. Tingnan natin kung may nag-comment. Ngayon idadissect natin yung bawat isa, okay? Bawat level. So yung pinaka top of the funnel, yung tofu, okay? Yung main goal niya ito. Kasi yung main goal ng funnel na yan is to make prospects problem aware and solution aware. Kasi ito gaya ng sinulat ko dito that prospects are sometimes unaware of the problem and unaware of the solution. Okay, so minsan kasi yung mga prospects natin, yung mga target market natin, hindi nila alam na may problema pala sila, kaya hindi nila nakukuha yung resulta na gusto nila, na kaya pala na-stuck sila sa ginagawa nilang business, na nahihirapan sila, nag-i-struggle sila dahil hindi nila alam yung problema na meron sila. So, yan yung purpose ng top of the funnel, na mag-create tayo ng awareness na, uy, hindi ka nagkakaresulta sa ginagawa mo dahil ito yung problema mo. Okay, na-realize mo ba na yan yung problema na ini-experience mo? Kasi na-experience ko na yan dati at ito yung solution na nakita ko. Diba? You're making them aware of the problem that they have at nagbibigay ka din ng solution. Okay? Kaya yan yung purpose ng awareness. So, the purpose of the top funnel is to make them aware of their problem and to present them with a solution. So, again, yung top of the funnel is about awareness. You make them aware. Kasi, again, majority of the prospects na or mga target, yung mga target market natin is hindi talaga completely aware or hindi completely clear sa kanila na may problema silang na-experience. Kaya, hindi nila alam kung ano yung solution unless that you're going to show it to them, unless that you're making them aware of the problem na meron sila, kaya nai-stuck sila sa business nila or sa situation na meron sila. Okay, so again, the big goal of the top of the funnel is to make prospects problem aware and the solution aware. Ngayon, let's move on to the next level. Yan yung tinatawag na middle of the funnel. Okay, so middle of the funnel, yan, as you can see, yung main goal niya is to convert problem aware and solution aware prospects into leads. Okay? Since alam na nila yung problema nila, nag-present ka na ng solution, okay? Ginawan mo sila ng valuable ebook or valuable na video, pinresent mo sa kanila, or ito yung mga katulong sa iyo. So yan yung tinatawag natin na lead magnet, 'di ba? Or yung mga bribe or mga free offer para makuha natin yung information nila para ma-convert sila into leads. Kasi once na yung potential customers or yung mga prospects natin ma-convert natin into leads, it is very possible na ma-convert sila into sales. Okay? So, yan siya. So, this is where we offer our lead magnet sa middle of the funnel. Yung ano naman, itong common question, ano ba yung mga lead magnets na pwede kong gawin? Or ano ba yung mga free offer
na pwede kong gawin. So, yung mga lead magnets, pwede mga educational resources, gaya ng sinabi ko kanina, yung e-book, okay, yan yung pinaka-famous ngayon. Yung video, pwede ka mag-create ng video tutorial, gaya ng ginagawa ko, mga how-to na video. So, pwede kang mag-share ng useful resources or mga checklist kung ano yung pwede niyang gawin para masolusyonan yung problema niya or para mabigyan mo sila ng solusyon sa existing na problem nila para hindi sila ma-stuck. So, parang ganun. So, kung nag-offer ka ng mga software, gaya ng in-offer natin na software products, yung mga blogging and list building tools, pwede yung mga software downloads, yung quizzes or survey, pwede ganun. And webinar, pwede ka mag-conduct ng sarili mong webinar at yung events, parang ganyan. Alright? Kasi may mga free trial naman ng mga webinar like GoToWebinar or GoToMeeting. Nagamit ko na siya before. Pwede mong itry. Okay? So, kung gusto mo naman ng paid na webinar, pwede mong gamitin yung Webinar Jam. Okay, I think it's only 20K for a year. Alright? So, ano naman yung idea ng a lead magnet? Ito kasi, marami na akong ginawang lead magnet. Ito yung Rocket Pages na dashboard ko. Dito ko ginagawa yung mga capture pages for my lead magnet. As you can see, may MLM special report ako. Yan yung report for MLM sa mga network marketers. Yung mga paulit-ulit na ginagawa ng mga network marketers na na-experience ko before. Diyan, kinumpile ko lahat at yan yung sinishare ko before. At yan, ito video din. Itong video na to. Share ko tong video na to din sa kanila. Yan. So, pwedeng video, audiobook, parang ganyan. I-record mo lang yung voice mo kung anong gusto mong ma-share. Alright? Para lang makuha yung contact information nila. Okay? So, yan siya. Yung e-book din na ginawa ko nung kumita ako ng 6-figure. Okay? Sa gamit lang ang internet. So, yan. Ginawan ko siya ng e-book agad para sa mga tao na gustong kumita sa internet din. So, ganun lang, share mo lang yung mga experiences mo, share mo lang kung ano yung mga nalalaman mo, i-compile mo into e-book, gawan mo ng video, gawan mo ng audio, pwede ka mag-webinar, pwede ka mag-Facebook Live, i-share mo agad. Wala namang mawawala kung i-share mo agad, di ba? Mas maganda ngayon kasi the more ka na mag-share, the more na mas marami ka pang ma-absorb na panibagong knowledge or panibagong mga information. Okay, so yan yung MOFU, middle of the funnel. Yung BOFU naman, bottom of the funnel, yan na. Yan na yung moment na ma-convert mo yung prospects mo, yung leads mo into sales, di ba? From prospect to leads and then into sales. Di ba yung funnel na pinakita ko, balikan yan. Awareness, yan yung ano, yung you make them aware of the problem, nag-present ka ng solution. Evaluation, in-evaluate nila, kumbaga, kung pwede ba sa kanila yung solution na pinresent mo. So, yan, yung mga nag-say yes, yan yung magiging leads mo, okay, na papuntahin mo dun sa funnel mo or sa lead capture page na tinatawag para makuha nila yung free offer or lead magnet na pinresent mo solution. And then again, yun yung mga napunta dito, masasala pa yan. Tapos, the moment na nagki-create ka pa ng value, nagbibigay ka pa ng content, dyan mo na sila mako-convert into sales. Okay, so yan yung content marketing funnel. Yan, okay, so type of content will your new lead need to make an informed purchase decision. Ito yung mga itong idea na ako to, nakuha ko siya sa Digital Marketer. Okay? Bumili ako ng products din nila doon kasi gusto ko talaga matuto. Yan talaga, pag gusto mong matuto, gagawa ka ng paraan, di ba? So, yan siya. Sabi nila doon sa ginawa nilang training na para makapag-decide yung mga customer mo or yung mga prospect or mga leads mo na bumili sa'yo, ito yung pwede mong gawin. Pwede kang mag-create ng demo or free trial. Parang free trial. Di ba uso yung mga free trial sa Get Response, may free trial. Yung sa mga napaka-expensive na mga lead capture pages, may free trial.
'di ba? So, yung customer stories or itong testimonials, parang ganun. Kasi customer stories are content that converts. Okay, ito yung mga testimonials. Kasi, di ba, once na makita ng mga tao na marami ng mga tao na nagkakaresulta gamit yung product mo or gamit yung strategy na pinipresent mo, mas easy na ma-convert sila into sales. Kaya napaka-importante na may story ka na i-share. Kung wala ka pang result, pwede ka mag-share ng result ng mga tao na nagkakaresulta gamit yung ginagamit mo na product, binibenta mo na product, or ginagawa mong business. So, parang ganun. Kasi again, isa sa mga reasons kaya yung tao is bumibili kasi gusto nilang ma-experience yung the same experience sa mga taong naka-experience na. Parang ganun. Alright? So, pwede ka na mag-create ng comparison kung may mga kompetensya ka, okay, na mga products, na mga items, pwede ka mag-create ng comparison, pwede ka mag-create ng webinar, kasi usually yung webinar is ginagamit ng mga international, ng mga internet marketer para magbenta. Bali, magturo sila ng valuable information, magbigay sila ng content, and at the, nagpe-present sila ng problem, nagbibigay sila ng solution, and at the end, dun sila nag-offer na ito yung meron ako para ma-solutionan yung problema na meron ka based dun sa tinuro ko sa iyo, dun sa content. So, parang nag-align siya, nag-connect siya, kaya napaka-effective din usually yung webinar para makapag-convert ka into sales. So, yung mini classes, kung kaya mong mag-live training, pwede mong gawin yan. Alright? So, you have to, be reminded that you don't need to become an expert first to start applying content marketing. Actually, mas okay na ngayon pa lang is mag-start ka na i-apply itong content marketing sa ginagawa mong business. Okay, para matuto ka na agad ngayon pa lang at para ma-enhance mo pa rin, or may time ka pa na ma-enhance yung skill na to. Kasi again, napaka-importante talaga nito sa ginagawa mong business. Kasi, di ba may tinatawag na copywriting? Yung copywriting din, yung skill na yon is content din yung sinishare doon. Okay, kung hindi mo alam paano gumawa ng content, hindi mo magagawa yung copywriting sa parang ganun. Kung hindi mo alam paano i-apply yung content marketing sa ginagawa mong business, hindi mo alam paano ka makapagbigay ng value sa mga customers mo. Wala kang idea paano sila i-convert into sales. Wala kang idea paano sila i-convert into leads. So, parang ganun. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang, kahit nasabihin natin na beginner ka pa, kailangan mong i-apply agad yung strategy na to. Kasi kahit ako, nag-start ako sa business na to nang walang alam-alam. Zero knowledge talaga. At nag-aral, bumili ako ng iba't ibang course, nag-attend ako ng iba't ibang training, hanggang sa, eto nga, unti-unti ko nang parang na-familiarize or unti-unti ko nang sabihin natin na namamaster. Kumbaga, kasi ginagawa ko siya habang inaaral ko. Ina-apply ko agad yung inaaral ko. At yun nga, habang ina-apply ko, na re-realize ko na marami pa akong kailangan matutunan, na hindi pa talaga ako expert, kasi marami pa akong natututunan. Kasi again, it's an everyday learning, especially kung yung niche mo or especially kung pinasok mo yung internet marketing na industry, kasi it's a continuous growth or is a continuous learning, kasi it depends upon what is trending or kung ano yung nagde-depend siya how fast the technology is changing, how fast the online platform is changing. Kaya kailangan din mabilis kang mag-adapt. Kaya importante na mag-learn. Okay? So, wag kang magsayang ng oras. Okay? Wag kang magsayang ng oras. Wag ka nang mag-dahilan or mag-alibi na hindi gawin tong bagay na to. Kasi ako din, sa totoo lang, I started the hard way kasi I started nung employee pa lang ako, okay, sa BPO, okay, nag-call center ako, naging engineer, so very, talaga limited yung time, but nakaya ko naman. So, kung nakaya ko, I know and I'm very confident na kaya mo din, okay, basta you just have to discipline yung sarili mo and then yung time mo. Okay? So again, you don't need to become an expert first to start applying content marketing strategy.
Alright, so ito ngayon, bakit naman ito importante? Okay, again, gaya ng sinabi ko kanina, yung part na yon, at ito din, it connects all your marketing together, di ba, based dun sa funnel na pinakita ko, di ba, sa, ano, parang isasala niya yung mga prospect mo into leads, into customers. At i-connect niya yung mga marketing strategies mo, yung list building, copywriting, yung mga ganun mga bagay, mag-share sa social media. Okay? At ito din, importante siya sa branding and positioning. Yan, acquiring website visitors, lead generation, follow-up, engagement, conversion, back-end sales, referrals, inulit ko lang. Alright, but again, yung pinaka main point ko is importante talaga yung content marketing sa ginagawa nating business. Alright, so ano naman yung ano branding and positioning? Ito, mas, yan, para mas maintindihan natin yung branding and positioning. Kasi parati natin itong inuulit-ulit every time na nag-Facebook Live tayo or every time na nag-webinar, diba? So, branding and positioning, yun yung ano, it will define yung core message na gusto mong i-share sa mga target market mo or target audience mo. Okay? It will differentiate you amongst your competitors na makita nila yung kaibahan mo sa kanila. So, parang ganun. It's your identity yan. Personal brand, identity, and dyan magkoconnect kung ano yung mga topic na gusto mong i-share or yung topic about your business na gusto mong i-share. And most of all, it will show who you are and who you serve. Okay? So, kaya importante yung branding and positioning. Ngayon naman, ito, styles to create your content. Okay? So, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Yung blogging ideas. Kasi, isa sa mga ways para makapag-create ka ng awareness is blogging. Okay? Isa yun sa mga ways. Blogging. Okay? So, pwedeng audio blogging, video blogging, or written blogging. So, pumili ka lang sa tatlo kung saan ka confident, but pwede mong i-mix-mix yun. Kasi ako, minimix ko yung tatlong yun. Minsan nag-video blogging ako, minsan nag-written blogging ako, minsan na-try ko na din before, nag-audio blogging ako. Okay? Pero mas comfortable ako sa audio, sa video and sa written. Yung ina-apply ko ngayon sa ginagawa kong content marketing or sa blogging. So, ngayon, there are different styles to create your content. Okay, so ano yung mga style na yon? So, ito, personal connection, lifestyle content, okay, educational training and information, yung mga how-to, and yung mga sales and promotional content, yung sales message or sales video. So, let's break it down. Ano ba yung tinatawag na personal connection? Ito guys, ano na to siya ha, content ideas at pwede mong i-apply to sa blog, sa blogging. Blogging career mo. Okay? Or sa even sa pagpo-post mo sa Facebook, sa social media, paggawaan mo ng video, pwede mo tong i-apply. Okay? So, let's start first with personal connection and lifestyle content. So, ano ba yung mga personal connection na yan? Yan, content ideas. Yung personal connection or lifestyle na content na pwede mong gawin is yung story post. Pwede kang mag-share ng story ng mga tao which is around your niche. Yung mga top leaders, yung mga top earners, or yung experiences ng mga mentors, yung mga leaders nyo, yung mga tao na successful, yung mga ganun mga bagay, story post, pwede mong i-share yan. Okay? So, kasi, yung mga prospect natin, minsan, kay tayo, diba? Minsan, mas nakaka-relate tayo sa mga stories, diba? Kasi, nilalagay natin yung position natin dun sa position ng taong yon. At later on, nasasabi natin na kaya niya pala, so kaya ko din. So, kasi yun yung importante para makapag-close ka ng sale na mas ma-deliver mo sa kanila na kaya din nila. Okay? Na kaya mo din. Alright? So, ito, day in the life post. Ito yung parang regular na parang mag-share ka lang ng regular activity mo. Gaya ko, sa Facebook ko yan. Yan yung Facebook account ko. Okay, so pag nakikita mo dyan, minsan, yan, nagsishare ako ng valuable information, itong content na kita mo sa screen,
yung Facebook Live ngayon. Ito, may ginawa kong sales letter. Invitation pala to kanina for this Facebook Live. At ito din, ito ginawa kong sales letter. Tapos yan, nag-share ako ng quotation. Yan, nag-share din ako ulit ng content. So, it's a mixture na hindi lang talaga siya puro benta, but may, ano din, may mga information. Yan, nag-share ako ng story, okay? Ng story, testimonial, customer experience, parang ganun. Diba yung experience ng mga tao nung nakapanood ng video number one, okay? Nung training serye. Yan, mga quotation. Okay, ito, day in the life post nung nagpaturo ako ng, or nagpagawa ako ng video sa partner natin na si Angel. Pumunta ako sa bahay nila, tapos yan, nag-picture lang ako kasi wala na akong magawa, inaantay ko siyang matapos gawin yung video, okay? So, nag-take na ako ng picture, tapos nilagay ko sa Facebook that seeking the master of video editing. Hehehe, parang ganun. So, i-share mo sa kanila kung ano yung mga normal na ginagawa mo. Kasi after parang at the end of the day, gusto nilang makita din that you're a normal person. Okay? Kasi normal na mga tao din naman tayo, di ba? We just have, parang yung difference natin is that we have extraordinary dreams. Naks. Parang ganun. Alright? So, ito din, ito, pwede ka mag-share ng inspiration quotes. Post. Gaya ng ginawa ko. Di ba? Share ako ng mga inspiration. Ano ba yan? Yung mga ganyan. Mga inspiration. Ganyan, pwede din. Quotes, post. Yan. Parang ganyan. Yung rant post, kung ano yung mga bagay na ayaw mo, parang against ka. Parang yung paninindigan mo or yung paniniwala mo. Okay, kaya nung nangyari kay Gary Vaynerchuk, if familiar kayo, nag-comment siya about network marketing, tapos nag-react si Eric Worre, tapos may nag-react din. So, parang ganun. So, wala lang. Parang mag-share ka lang kung ano yung pinapaniwalaan mo. Okay, but you have to be careful as well sa mga words na sasabihin mo if you're going to do a rant post. Alright? So, pwede din mag-share ka ng behind-the-scenes post. Nagawa ko na to before. Nung nagpa-practice kami ng breakthrough, nung sa seminar dati sa breakthrough, yung mga behind the scene namin, yung mga practice namin. So, tinitake ko ng picture kung ano yung mga nangyayari, yung mga ginagawa namin, yung mga ganun mga bagay na mga kulita na hindi most of the time na seryoso kami. But we also have fun at the same time. Okay? So, enjoy lang sa ginagawa mo. Alright, so yan yung example ng personal connection. Ngayon naman, next is educational training and information. So ano naman yung idea na yan? Yung mga educational, ito, yan na ha, guys, make sure na mag-take notes. Yung mga how to post, okay, gaya ng shinare ko dito. Yan, how to set up a page using Rocket Pages step by step. Ito yung ginawa kong Facebook training last week. Okay, kasi nag-Facebook live ako during weekend at nag-share screen during weekend. Okay, so na mga how-to, na mga information na nag-share ng screen, yan, pwede mong gawin yan. Yung mga how-to post, yung review post, yan, review post, may ginawa akong review. Ito, ni-review ko yung impact instrument, yung blogging. Yan, ni-review ko to, itong Rocket Pages, itong ginagamit ko para i-share sa mga future customers. Ginawa ko yan. Review, tapos ni-review ko din yung blogging platform, itong Impact Instrument, itong ginagamit ko na blog, ni-review ko din yan. Ginawan ko ng content, so nag-Facebook Live din ako niyan, tapos sinave ko lang sa blog ko. So, pwedeng gawin mo doon, case study post, pwede kang gumawa niyan, yung mga result na nakukuha mo, pwede mong i-stack yun, or pwede mong ipunin, okay, tapos lagyan mo ng case study. Ultimate guide post, yung mga guide post, mga cheat sheet, mga ganun, that is related sa ginagawa mong business, or that is related, or that will help yung mga target market or target people mo. Okay, so pwedeng ganyan yung gawin mo sa blog mo or sa gagawin mong content every time na magpo-post ka. Pwede din itong statistics post, okay?
yung infographic, 'di ba? Familiar ka, 'di ba? Usually, ginagamit yung infographic para mag-share ng parang statistics, yung may pie chart, yung mga percentage. So, pwedeng ganun. Okay? So, ito din checklist post. Yan, sinabi ko na kanina. Kung ano yung pwedeng gawin ng mga prospects mo, step by step, parang ganun. Okay, interview post, pwede kang mag-interview ng ano, ng mga mentor mo, ng mga coaches mo, ng mga tao na parang sikat sa industry mo, or yung mga nagkakaresulta, pwede mong interviewin. Kahit short 15 minutes lang or 10 minutes, wala namang mawawala doon, basta mag-ask ka lang ng permission if you can interview them. Okay, pwede mong gawin yon. Question and answer post. Yung ano, ito naalala ko yung isang ano, isang member or isang leader ng community natin na nag-share siya ng question. Yeah. Paano ako kikita dito? Answer. Kikita ka dito? Parang ganun. So, question and answer post. Pwede kang ganun na mag-search ka lang kung ano yung mga commonly asked questions ng target market mo. Tapos, bigyan mo ng answer. So, i-post mo sa Facebook, gawan mo ng blog, i-share mo. Parang ganun lang. Okay? Kahit na short post, okay lang yon. So, FAQ post, yung mga frequently asked questions. Kahit ito, itong ginagawa ko ngayon is frequently asked questions siya kasi parati akong tinatanong kung ano yung mga ideas about blogging or yung content na pwede nilang gawin. Kaya, I decided to create this training. Okay? Dahil sa frequently asked question na yun. So, pwede mong gawin din yon. Or pwede, kahit kung hindi naman kayang i-video, pwede naman written. Okay? Kahit na mga mahabang blog, pwede yon. Pwede yon. Okay? Kasi kung valuable naman yung blog mo, babasahin naman yun ng mga tao. Okay? Kung may makikita sila or may bababasa sila na importanteng impormasyon. Okay? So, yung next is yung tapos na tayo sa educational, tapos na tayo sa personal. So, yung last is yung sales and promotional na content. Ano ba yung mga content na yan? Example is ito, promotional post, yung sinabi ko dito, okay, na nag-promote ako, ba? Diba? So, ito, pinromote ko yung Millionaire Master Plan, yung latest na training series na ginagawa natin sa Unity para dun sa mga tao na may ganitong problema at may gusto ng ganitong solusyon. Okay? So, nag-state ako ng problem, awareness, at nag-state ako ng solusyon. Okay? Tapos, pinakita ko sa kanila yung link. So, parang ganyan yan. Ganyan lang. Okay? At announcement post, ito kanina, nag-announce ako na I'll be doing a Facebook Live ngayon at 8 p.m. So, yan siya. Yan. Nilagay ko yung link, yung topic, bakit kailangan nilang umattend. Okay, so parang ganun. So, pwede mong gawin din yun. Alright? So, yan. Comparison post. Kung may kakompetensya ka sa product na meron ka or business na meron ka, pwede kang gumawa ng comparison post. Okay? Yung mga advantages and disadvantages. Just be honest. Okay? Just be honest. Huwag tayong maging bias. Kasi minsan din ako, nabibiktima ako ng pagiging bias. Siyempre, kasi product ko din yon, okay? But then again, huwag na tayong masyadong bias. Okay? Alright? So, ito, product or service update post. Kung may in-offer ka na software or may in-offer ka na product tapos may upgrade, okay? Pwede mong i-share yun. Kasi ginawa ko din yan yung in-upgrade si Christian, di ba? Yung sa Ignition Marketing before, ginawan ko yan ng notes. Makikita mo yan dito sa Facebook ko. Kita nyo yung Facebook ko is puro ano, puro training. Okay? Puro information or training yan siya. Yan, ito. Yan, update ng product. Okay, yan, update ng product, na i-release na yung impact instrument, yung mga bagong training natin. Okay, ang dami nag-react, ang dami nag-comment. Okay, yan, quotes din, yan, di ba, na madami nag-share. Kasi importante na mapansin ka ng mga prospects mo, yung mga tao, mga friends mo, mga audience mo sa Facebook. So, yan, nag-ano din ako ng update about this product. Yan, marami din nag-react, may mga comments. Yan, ito. Ito, important announcement, today is the last day and goodbye Christian. Actually, dapat hindi yan goodbye Christian eh. Dapat updated.
Christian. So, hindi na bad trip si Christian dahil sa upgrade into Unity. So, parang ganun. Okay? So, yan. Product or update post. Income results report. Okay? So, ito, ginagawa ko din to. Sa blog ko actually, may ginagawa. Yan. Yan. Income result. Yung kumikita ako. Hindi ko lang nalagay yung ano, yung kumita ko ng buo parang 12k in just a couple of mga 3 days yon ganun. Hindi ko siya na-post before, pero ito yung na-post ko, ginawan ko ng note, Facebook note. Pwede mong gawin yan. Yan, bakit masarap gumising araw-araw. Yan, gawin mo lang ng ganyan yung result, at least makita nila na nagkakaresulta ka talaga sa nagawa mong business. Hindi ka lang nagsasabi-sabi or nagturo-turo ng kung ano-ano, tapos wala ka namang resulta na nakakuha sa tinuturo mo. So, parang ganun. Or kung hindi mo naman ina-apply yung tinuturo mo, parang ganun. Okay? Kung wala ka pa namang result din sa ginagawa mong business, again, gaya ng share ko kanina, na hindi naman kailangan na maging expert ka para gawin mo yung content marketing or para makapag-share ka ng content. Okay, so the best way to learn is to apply, di ba? So it's by application. Alright, so ano pa? Product tips post, yan. Product tips. Ito dito, may, yan, 3 tips. Mga tips na yan. I-share ako ng tips sa blog ko. Ito din, nag-share ako ng tips dito sa blogging training. Nag-train ako about blogging dyan. Ito, tips din to. May mga tips din to. Okay. Pwedeng ganun, tips. Ito dito, at the end of this training, alam ko, nag-share ako ng tips about this product. Tingnan natin. O, para nag-share ako ng tips dito. How to publish ideas about blogging. So, naalala ko, nag-share ako ng tips dito sa last part. Okay? So, parang ganun. Pwede mong gawin yon. Okay? Ito. Ito, guys, again, ito, I hope na ito yung may apply mo sa ginagawa mong marketing, content marketing ngayon. Ito na yung mga ideas na pwede mong i-apply. Okay? So, napaka- dali lang i-apply nito kasi again, everyday na create ka ng content, kahit na simpleng post sa Facebook, content na yon. Kasi again, Facebook will be nothing kung walang mga content, di ba? Isipin mo lang yung Facebook ng blanko kasi walang nagpo-post, walang nagsha-share ng content, walang nagsha-share ng experiences. So, malulugi si Facebook or definitely mawawala talaga yung saysay ni Facebook. Diba? Kaya napaka-importante yung content sa buhay. Sa buhay natin. Lalo na sa buhay ng isang marketer. Okay? So, yan siya guys. Ito. And again, yan, inulit ko na naman. You don't need to become an expert first to start applying content marketing. You can start now. Okay? So, again guys, ito. Ito guys, napaka-valuable na information na to. And I really hope na nag-take notes ka. I really hope na may nakuha ka na value dito sa share ko tonight. Kasi again, content is king. Okay? So, dyan nagre-revolve yung marketing natin. Or dyan nagre-revolve yung ginagawa nating business. Sa copywriting, sa paggawa ng sales message, sales video, paggawa ng video, pag-post sa Facebook, paggawa ng blog. Ano pa ba? Pag-share sa ibang social media like Twitter, Instagram, Pinterest, parang ganun, sa email marketing. We really needed content. So, you already have the idea what content na pwede mong i-apply or gamitin, okay, sa ginagawa mong business. Then, I really hope na mag-take action ka kasi again, hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan. Okay? Or kung hindi mo susubukan. Alright? So, you learn by applying. Okay? Kasi, again, every day is a learning process. If you're not learning, you're not growing. If you're not growing, then it's better to die. Joke lang. Hindi nga, guys. Kung hindi naman tayo every day nag-learn, then we have to work on ourselves. Okay? So, yun, guys. Tingnan ko lang.
If may mga question ka about this topic tonight, feel free to drop your comments below, and I'm going to find time to answer them, okay? And if gusto mo naman na makuha yung cheat sheet ng training na to, mag-comment ka lang ng yes sa baba ng training na to, okay? Again guys, mag-comment ka lang ng yes sa baba ng video na to, and i-message ko sa iyo yung link ng cheat sheet or ng PDF file. Itong sinishare ko sa iyo ngayon, naka-PDF yan. In-open ko lang through browser. So, if you want a copy of this, just comment yes sa baba ng video na to, and I'm going to send it to you. I-message kita para malaman ko na interested ka talaga, ipipm ko sa'yo, okay? Basta, kung interested ka, just comment yes if you wanted to learn more, okay? So, yun guys. I hope na may natutunan ka talaga sa video na to, kasi excited ako na ituro to sa'yo. Dapat last week pa, kaya lang, yung last week, shinare ko yung about sa mas maraming questions na nag-ask, okay? About vlogging din. Vlogging. So, tomorrow, it will be another day. It will be another topic, guys. So, make sure na mag-stay kayo. The same time. Tingnan ko lang kung, 8 p.m. Let's try. Okay? 8 p.m. But then again, Saturday, Sunday, Facebook Live tayo ng share screen. And then weekdays naman, abangan nyo din ako sa Facebook, kasi nagsishare din ako ng mga tips sa Facebook ko. So, make sure naka-on yung notification mo. Naka-follow pala. Naka-follow ako. Make sure na na-follow nyo ako. Okay? Para ma-notify kayo every time na may gagawin ako na Facebook Live, or every time na may gagawin ako na training. Okay? So, yun guys. Thank you so much for watching and for staying sa video training na to. And then again, if you wanted to have a copy, yan, yes. Okay. Si Ate Rox, ayan ka pala Ate Rox. Hi Ate Rox. Okay guys, I'll send you the copy of this training. Okay? Para kunin ko lang yung, kasi again guys, if you wanted to have a copy of this training, just comment yes. I'll send it to you. I-PM ko personally. Saan ba yung Google Drive? Google Drive na yan. Kasi hindi siya nag-work sa OneDrive. Sorry, medyo nag-error sa OneDrive. So, i-re-upload ko lang sa Google Drive ko. And I'll send the link to you. Okay? So, just wait. And by the way, if you have questions naman regarding the topic, feel free to ask. Okay? Wala namang mawawala sa atin kung mag-ask. And I'll do my best to answer them. Don't worry. Ito, bago pa lang account ko dito. Content marketing. Share kasi yung PDF file ha. Pero kung gusto niyo ng PowerPoint, just let me know. Kung gusto niyo ng PowerPoint, let me know lang. Share ko sa inyo yung PowerPoint. Okay, para at least may ma-review kayo after ng training na to. May ma-review kayo at ma-remind kayo kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin para makapag-create ka ng content at ma-apply mo yung content marketing sa ginagawa mong business. Okay? Share settings. Yan. Okay guys, nasa Google Drive siya. PPM ko. Si Ate Rox. Ay, nag-exit. And guys, PPM ko sa inyo just to make sure
na interested talaga kayo. Okay? So, again, if you have questions, don't be shy. Just ask them. And I'll take time to answer them. Okay? So, ayan, si Danilo. Okay. Okay, guys, so that's it for now. And then again tomorrow, see you again tomorrow. Okay, so another live training. And then again, if you wanted to have a copy of this valuable training, just comment yes below this video and I'm going to send it to you personally, PPM ko, galing sa Google Drive. Okay, so thank you again and make sure to follow me para ma-notify ka sa mga future na training, especially bukas and the next weeks kasi maraming topic pa talaga, as in napakarami kasi kailangan ko din na magbawas ng nasa utak ko. Ang dami na din. Kaya, yun guys, make sure na i-apply nyo kung ano man natutunan nyo ngayon. At again, it's not necessary na maging expert ka para i-apply itong mga bagay na to. Yung pinaka-importante lang is matuto ka agad. Okay? Kasi again, fast-paced. Okay? Especially online. Online tayo. Alright, so thank you again, and my name is Cyril Pisanable, and have a great and wonderful day. Bye for now. Bye-bye.